Magandang araw po sa inyo muli. Tayo po ay magtatalakay ng isa na namang napaka mahalagang kasangkapan sa sangtuaryo. Ito po ay yung tinatawag nating kandelero. Ito po ay isa sa mga kasangkapang nasa loob ng banal na dako ng sangtuaryo dito sa lupa at doon din po sa langit. Kaya sana po atin pong subaybayan ang mga pagtalakay na ating gagawin sa paksang ito. Ang paksa po natin ngayon ay tinatawag nating ang candelero. Sa English po ay ang candlestick. At ang pinaka-key text po natin ay mababasa natin sa aklat ng Juan 9:5. Nang sabi po doon, sinabi ni Jesus sa atin ang ganito, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Yan po ang pagkakalarawan ng candelero na nasa loob po ng banal na dako ng sangtuaryo. Yan po. Ang sabi sa atin sa aklat ng Exodo 25:31-39, "At gagawa ka ng isang kandilerong taganas na ginto. Yari sa pamukpok, gagawin mo ang kandilero. Ang tungtungan niyon at ang haligi niyon, ang mga kopa niyon, ang mga globito niyon, at ang mga bulaklak niyon ay mga kaputo. At magkakaroon ng 6 na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyon. 3 sangang ng kandilero ay sa isang tagiliran niyon. At ang 3 sangang ng kandilero ay sa kabilang tagiliran niyon. At magkakaroon ng 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga. 1 globito at 1 bulaklak at 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga. Sa 1 globito at 1 bulaklak at gayon din sa 6 na sangang lumalabas sa kandilero. At sa haligi ng kandilero ay magkakaroon ng 4 na kopang anyong bulaklak ng almendro. 10 ng mga globito niyon at mga bulaklak niyon. At magkakaroon ng 1 globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga at 1 globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga ng kaputol niyon. At 1 globito sa ilalim ng 2 sangang nalalabi ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandilero. At magiging mga globito at mga sanga niyon ay kaputol. Kabuuan niyon ay isa lamang putol na yari sa pamukpok na taganas na ginto. At igwagawa mo ng kanyang mga ilawan ng 7 at kanilang sisindihan ang mga ilawan niyon upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandilero. At ang magiging mga gunting at mga pinggan niyon ay taganas na ginto. 1 talentong taganas na ginto gagawin 10 ng lahat ng kasangkapang ito." Yun po ang pagkakalarawan kung paano ang tamang paraan ng paggawa ng kandilero na binabanggit po sa atin. Ang katanungan po ay ano po ang kandilero? Ang kandilero po ay isang kasangkapan na masusumpungan sa sangtuaryo noon sa lupa na masusumpungan din sa sangtuaryo sa langit. Ang pagkakagawa nito ay iniulat sa Exodo 25:31-39. Yari ito sa ginto o taganas na ginto. Ito ay laging pinaiilaw o sinisindihan na siyang nagbibigay ng liwanag sa loob ng banal na dako ng sangtuaryo. Bakit po 7 ang ilawan ng kandelero? Ang sabi sa atin sa Acts of the Apostles Tagalog 442 at sa English po ay 585 at sa Awit 12:6 ang sabi po, "Ang bilang na 7 ay tumutukoy sa kahustuhan o kaganapan at tanda ng katunayan, ang mga pabalita ay aabot sa katapusan ng panahon." So ang salita, ang bilang palang 7 ay tinatawag na completeness o kaustuhan o kaganapan. Yan po ang ibig sabihin ng salitang ng bilang na 7. At kanino po kumakatawan ang 7 ilawan
o pitong kandelero. Ang sabi sa atin sa Apocalypse 1 verse 20, ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. At ang ilawan ay kumakatawan sa iglesia o mga tao o mga anak ng Diyos. Ang salitang pito po ay kaganapan, ito po ay kumakatawan sa lahat ng iglesia ng Diyos sa buong sanlibutan. Saan naman po kumakatawan ang liwanag o ilawang apoy? Ang sabi sa atin sa Juan 9 verse 5, ako, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus ang ilaw o liwanag ay po sa Juan 12:46-8:12, 1:4-9 at Efeso 5:8-14. Nasabi sa Juan 8:12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ang sabi po rito ay Jesus, the light of the world. Saan po kumakatawan ang liwanag? Saan pa kumakatawan ang liwanag o ilawang apoy? Ang sabi sa atin sa Apocalypse 4 verse 5, at may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harap ng luklukan na siyang pitong espiritu ng Diyos. So ito po yung nagre-represent din ang liwanag na yon ay nagre-represent din sa espiritu ng Diyos. At sa awit 119 verse 101, ang sabi po sa atin, ang salita mo'y iniwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So nagre-represent din po ang yung liwanag o yung ilaw nagre-represent din po sa mga salita ng Panginoon. Ito po ay masusupong natin sa banal na kasulatan, sa spirit of prophecy, at sa faith of Jesus. At ang sabi pa sa atin sa ikalawang Pedro 1 verse 19, ang salita ng hula o salita ng propesya na isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. At ang liwanag po o yung ilawang apoy ay kumakatawan din po ito sa salita ng propesya o sa salita ng hula na ipinagkaloob ng Panginoon. Sa banal na kasulatan, sa mga sulat, mga patutuo na ipinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White, at sa mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga lingkod at mga propeta. Saan naman po kumakatawan ang olive oil na ginagamit sa ilawan? Ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 4, 1179, ito po ay kumakatawan, ang gininto ang langis ay kumakatawan sa biyaya ng Diyos. At sa Bible Commentary Volume 4, 1179, Mateo 25:1-3, Zechariah 4-6, 11:12-14, ito naman po, ang banal na langis po ay kumakatawan naman sa banal na espiritu at katotohanan. Saan po kumakatawan ang pitong anyong bulaklak na almendro, isang globito at isang bulaklak? Ang sabi sa Jeremias 1:11-12 bilang 17:5, ito po ay tumutukoy sa pagtigil sa kasalanan. Ang sabi sa bilang 17 verse 5, at aking ipatitigil sa akin ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa inyo. Ito po ay, kapag nakikita po yon yung mga kopang anyong bulaklak na almendo, ito po ay kumakatawan na dapat itigil ng tao ang paggawa ng kasalanan. At sabi sa 1 Pedro 4 verse 1, kung papaano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kaya ng gayong pag-isip. Sapagkat siya ay nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan. Ang Panginoong Kristo po ang may kapangyarihan upang matigil ang paggawa ng kasalanan sa atin. Kakailangan po natin ang ating Panginoong Kristo na siyang maghari, manguna,
magmando ng ating buhay upang tumigil po tayo sa pagkawa ng kasalanan. At paano tayo magliliwanag? Ang sabi sa Councils on Stewardship, page 21, bawat isa na may ugnayan sa Diyos ay makapagbabahagi ng liwanag sa iba. Kung mayroong walang liwanag na may pagkakaloob, ito ay dahil sa wala silang ugnayan sa bukal ng liwanag. Para pala tayo makapagliwanag tayo, kailangan mayroon tayong relationship o mayroon tayong ugnayan sa Diyos na dumadaloy. Kapag mayroon po tayong ugnayan sa Diyos, dadaloy yung liwanag na galing sa Panginoon. At ito po ay normal, automatic na makikita po sa ating buhay kapag nananahan ng ating Panginoon sa atin. At ang sabi sa Mount of Blessing, page 41, kung nananahan si Kristo sa puso, imposible na itago ang liwanag ng kanyang presensya. Kaya po kapag ang Panginoon Jesus po ang nagahari sa atin, nananahan sa ating puso, imposible na itago ang liwanag ng kanyang presensya. Ang isa pa po ay yung tinatawag nating tanggapin at paghariin si Kristo sa puso. Ang sabi sa Mount of Blessing, page 41, kung nananahan si Kristo sa puso, imposible na itago ang liwanag ng kanyang presensya. Kaya napakalaga na ating pong tanggapin at paghariin si Kristo sa ating puso. At sabi sa Bible Commentary, Volume 5, 1085, ang liwanag na lumiliwanag mula doon sa mga tumatanggap kay Kristo Jesus ay hindi mula sa kanilang sarili. Ito ay lahat mula sa liwanag ng sanlibutan. Siya ang nagsisindi ng liwanag na ito tulad ng kanyang pagsindi ng apoy upang ang lahat ay magamit sa paggawa ng kanyang paglilingkod. Si Kristo ang liwanag, ang buhay, ang kabanalan, ang nagpapakabanal ng lahat ng mga sumasampalataya, at ng kanyang liwanag ay dapat tanggapin at ipagkaloob sa lahat ng mabubuting gawa. At ang isa pa po, sabi sa Mount of Blessing, page 39, ay ibahagi si Kristo sa iba. Ang sabi sa atin, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Kung paanong sumisikat ang araw sa gawain ito ng pag-ibig na itinataboy ang lilim ng gabi at ginigising ang sanlibutan sa buhay, gayon din ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat tumayo sa kanilang misyon na ikinakalat ang liwanag ng langit doon sa mga nasa kadiliman ng kamalian at kasalanan. So napakalaga po na ikalat natin ang liwanag ng langit doon sa mga nasa kadiliman ng kamalian at kasalanan. At sabi sa Mount of Blessing, page 39, si Jesus ang tagapagligtas ay ang tanging ilaw na makapagliliwanag sa kadiliman ng sanlibutang nakahimlay sa kasalanan. Napakatindi po nung teksto po ito sa Mount of Blessing, page 39, na sabi po, si Jesus ang tagapagligtas ay ang tanging ilaw na makapagliliwanag sa kadiliman ng sanibutang nakahimlay sa kasalanan. At ang isa po ay yung ikalat ang Ebanghelyo. Ang sabi sa Mount of Blessing, page 42, tulad ng mga silahis ng araw na tumatagos sa mga pinakamalayong sulok ng mundo, ay gayon din ang pinapanukala ng Diyos ng liwanag ng Ebanghelyo ay umabot sa bawat kaluluwa sa lupa. Kaya nais ng Panginoon na yung silahis ng liwanag ng Ebanghelyo ay maikalat sa buong sanlibutan, sa pinakamalayong sulok ng mundo, ay nais niya na maliwanagan sila ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ano po ba ang Ebanghelyo na dapat ikalat? Ito po ay walang iba kundi si Kristo at siya na napako, ang Ebanghelyo na dapat nating ipangaral. Ang sabi po sa atin sa The Everlasting Covenant, page 6 by E.J. Wagoner, the preaching of Christ and Him crucified is the preaching of the power of God, and therefore it is the preaching of the gospel,
for the gospel is the power of God. Ang pangaral ng si Kristo at siya na napako ay ang pangaral ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ito ay pangaral ng ebanghelyo, sapagkat ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Napakalino po yan na binabanggit sa Everlasting Covenant, page 6 by E.J. Wagoner. At ito pong larawang ito, ang sabi sa ating sa John 1:29, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pagmasdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi sa atin sa Bible Studies on the Book of Romans, page 43 by E.J. Wagoner, ang sabi po, ang walang hanggang ebanghelyo ay dinadala nito ang lahat ng katotohanan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang walang hanggang ebanghelyong yun ay nabubuo sa isang bagay, si Jesucristo, at siya na napako at muling nabuhay. Kaya makikita niyo po ang pinakasummary, yung kabuuan ng lahat ng katotohanan ay nabubuo sa isang bagay, si Jesucristo, at siya na napako at muling nabuhay. At ang sabi sa atin sa The Glad Tidings, page 9 by E.J. Wagoner, ang ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Galacia at taga-Corinto, si Jesucristo at siya na napako, ay ang ebanghelyong ipinangaral na Enoch, Noe, Abraham, Moses at Isaias. Ang sabi sa atin sa The Daily Good News, volume 2, page 85 by A.T. Jones, we are liable to get an idea that we have a system of truth comprising such subjects as the law, the Sabbath, nature of man, Advent, etc. Yung tinatawag natin 28 fundamental doctrines. And that to this we have superadded a little gospel, the idea of justification by faith. There is but one doctrine that we have to preach, that is the gospel of Christ. Kaya po ang dapat nating ipangaral po ay ang ebanghelyo ni Kristo, hindi po yung 28 fundamental doctrines na siyang pinangalandakan ng mga ministro, pastor na dapat nating ipangaral. Hindi po yun. Ang dapat nating ipangaral ay isang doktrina lamang, at ito ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ebanghelyong ito ay kasama na po dyan lahat ng iba't ibang mga topics, lahat ng ibang mga bahagi ng sistema ng katotohanan na ito'y nakapaloob, umiikot, umiinog sa liwanag na namumula sa krus ng Kalbaryo, na ito po ay si Jesucristo at siya na napako. Kaya nga sabi sa atin sa 1 Corinto 2 verse 2, sapagkat aking ipinasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Yan po ay pangungusap mismo ni Pablo. Nang sabi niya, aking pinasyang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At sa The Glad Tidings, page 52, by E.J. Wagoner, ang sabi po ay, Christ and Him crucified is all that Paul wished to know. It is all that any man needs to know. Napakaliwanag po ng pagkakabanggit po dyan sa talatang iyan. Sabi sa atin sa Evangelism, page 187, lift him up, itaas siya, the man of Calvary, ang lalaki ng Calvary, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Higher and still higher, there is power in the exaltation of the cross of Christ. Sa Tagalog po, ay itaas siya ang lalaki ng Calvary, si Jesucristo, na mas mataas at higit na mas mataas, may kapangyarihan sa pagtataas sa krus ni Kristo. Yan po ang mensahe na dapat nating ipangaral sa buong sanlibutan bilang liwanag na kailangan ng sanlibutan ngayon. Ang sabi sa atin sa Bible and Studies on the Book of Romans, page 42 by E.J. Wagoner, nang mangaral si Pablo sa mga taga-Corinto, hindi siya nangaral ng anumaman, kundi si Kristo at siya na napako. At yan, ang ebanghelyo yan,
ang krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. At sa isang aklat po na authored by A.T. Jones, Life, Death, and Spiritualism, in page 200, ang sabi po, "And in all his speech, he, Paul, preached the gospel, Christ and him crucified, Christ the power of God and the wisdom of God, Christ and the resurrection of the dead, and life and immortality only through Christ and the resurrection of the dead." Napakalino po ang binubuo ng Ebanghelyo. Ang ipinangaral ni Pablo, ang Ebanghelyo na ito ay si Kristo at siya nanapako. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo at ang pagkabuhay ng mga patay. Ang buhay at immortalidad sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkabuhay ng maguli ng mga patay. Ang sabi sa atin sa 1 Corinto 2:5, "Sapagkat aking ipinasyang walang maalamang anumang sakit na ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos." At sa Testimony to Ministers, page 118, ang sabi po, "Walang sermon ang kailanman ay dapat ipangaral na walang papapakilala kay Kristo at siya na napako bilang saligan ng Ebanghelyo." At sa Review and Herald, June 2, 1903, "Si Kristo na napako, pag-usapan ito at ito ang babagbag at magliligtas ng mga puso." Darito po ang isang larawan sa 1 Corinto 2 verse 2, ang pangusap na mula kay Pablo na apostol, nang sabi po niya, "For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." At ang sabi sa atin sa Testimony for the Church, volume 8, 287, "Christ crucified for our sins, Christ risen from the dead, Christ ascended on high is the science of salvations that we are to learn and to teach." Sa Tagalog po, si Kristo na napako bilang ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, si Kristo na bumangon mula sa mga patay, si Kristo na umakyat sa kaitaasan, ay ang agham ng kaligtasan na dapat nating matutunan at ituro. At sa Testimony, volume 4, 394, ang sabi po, "No discourse should be ever be presented without presenting Christ and Him crucified as the foundation of the gospel." Sa Tagalog po, walang sermon ang dapat ipahayag o talakayin na walang pagtatalakay kay Kristo at siya na napako bilang saligan ng Ebanghelyo. At ang the preaching of the gospel is the cross of Christ. Ang pangaral ng Ebanghelyo ay ang hinggil sa cross ni Kristo. Ang sabi sa atin sa isang aklat, TEC page 30 to 31 by E.J. Wagoner, "The preaching of the gospel is the cross of Christ. Thus, the apostle Paul says that he was sent to preach the gospel, but not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. And then he adds that the preaching of the cross is the power of God to them that are saved." Sabi sa atin, yung everlasting gospel na dapat ipangaral sa buong sanlibutan ay masusupungan natin sa Apocalypse 14 verse 6, nang sabi po doon, "Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people." Na ito po ay gawain natin na dapat maihayag ang eternal gospel at maiproklama to sa bawat lupa, sa bawat bansa, tribo, wika at bayan. At ang kailangan po natin ay yung tinatawag nating Christ-centered preaching. Ang sabi sa atin sa
sa Christ and His Righteousness, page 1 by E.J. Wagner, ministers of the gospel have an inspired warrant for keeping the theme Christ continually before the people and directing the attention of the people to Him alone. Paul said to the Corinthians, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians 2, verse 2. Sa Tagalog po, ang mga ministro ng Ebanghelyo ay may kinasiyang patuo para sa pagpapanatili ng tema si Kristo na patuloy sa harap ng mga tao at inihahatid ang atensyon ng mga tao sa Kanya lamang. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na sapagkat aking pinasyang walang maalamang anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Malino po na ang mga ministro at mga pastor ng Ebanghelyo ay merong inspired warrant. Sa Tagalog po ay kinesiyang patuo o atas upang panatiliin ang tema si Kristo na patuloy sa harap ng mga tao. Sabi sa atin, sa Christ Object Lesson, Tagalog 450, ang isa pang paraan upang magliwanag tayo, ipakita si Kristo sa kabuhayan at salita. Ang sabi sa atin, ang mga huling sinag na mahabaging liwanag, ang huling pabalita ng kaawaan na dapat ibigay sa sanlibutan ay ang pagpapakita ng kanyang likas na pag-ibig. Dapat ipakita ng mga anak ng Diyos ang kanyang kalulatian. Dapat nilang ipakita sa kanilang likas at kabuhayan ang nagawa sa kanila ng biyaya ng Diyos. So dapat po ay maipakita natin naman hindi lamang sa pangaral, sa salita, kundi sa kabuhayan makita ang liwanag sa ating ginagawa. Yung likas ng ating Panginoon ay dapat makita po sa atin. Kaya ito po ay ipakita si Kristo San Boss sa kabuhayan at salita. At sa Christ Object Lesson, Tagalog po page 450, ang liwanag ng araw ng katwiran ay dapat magningning sa mabuting gawa, sa mga salitang katotohanan at mga gawa ng kabanalan. Dapat po ay maipakita sa atin yung salit, maipahig natin yung mga katotohanan at mga gawa ng kabanalan sa sanlibutan. At bukod po doon ay maging magkawang gawa. Napakalaga rin po na ipakita natin ang liwanag sa magitan ng pagiging humanitarian sa tao. Ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson Tagalog 452-451, ito ang gawaing siyang inilarawan ng Propeta Isaias nang sabihin niyang, hindi baga ang magbahagis ng inyong tinapay sa gutom at dalin mo ang iyong bahay, ang dukha na walang tuluyan. Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa, kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan o kalusugan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay manghuhuna sa iyo, ang kalulatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. Napaka-importante po yung pagtulong sa kapwa, yung pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom at yung mga duka na walang bahay ay bigyan natin ng tuluyan at bigyan natin ng damit yung mga hubad at yung mga nangangailangan, mga naghihirap ay mabigyan natin ng tulong. Ito po ay paraan ng pagliliwanag. Ito po ay isa sa mga kailangan natin maipakita natin ang pagtulong sa kapwa, pagdamay at pag-aruga sa ating mga nangangailangan ay bahagi po ito ng tinatawag na pagliwanag natin. Kung tayo ay nasa Panginoong Hesus, dapat ito po ay bahagi ng buhay natin, bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po ang sabi sa atin sa isang aklat na EP o Eternity Past, page 257, ang sabi po doon ay Christ was the light of the world. Si Kristo ang liwanag ng sanlibutan before He came in the form of humanity. The first gleam of light that pierced the gloom
came from Christ. From Him has come every ray of heaven's brightness that has fallen upon the inhabitants of the earth. Sa Tagalog po, si Kristo ay liwanag ng sanlibutan. Bago pa siya nakatuwang tao, ang unang ningning ng liwanag na tumagos sa kadiliman ay nagmumula kay Kristo. Mula sa Kanya nagmumula ang bawat sinag ng kaliwanagan ng langit na bumabaksak sa mga nanahan sa lupa. Napakaliwanag po. Nang unang ningning ng liwanag na tumagos sa kadiliman ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Mula sa Kanya nagmumula ang bawat sinag na kaliwanagan ng langit na bumabaksak sa mga nanahan sa lupa. Napaka-importante po na Panginoong Jesus ang siyang gawin natin na siyang magliwanag sa ating buhay. At kapag nagliwanag po yan, yan po ay makikita ng mga tao at maluluwalhati nila ang ating Panginoon. Kaya sabi po sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Ang sabi sa pagpapatuloy po, ito naman po ay sa All About Jesus, Volume 1, page 21 by E.J. Wagoner. Ang sabi sa atin, Christ, the light of the world, dwelling in the hearts of His followers, constitute them the light of the world. Their light comes not from themselves, but comes from Christ, who dwells in them. Their life is not from themselves, but it is the life of Christ manifest in their mortal flesh. Sa Tagalog po, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan na tumatahan sa mga puso ng kanyang mga tagasunod na binubuo sila ng liwanag ng sanlibutan. Ang kanilang buhay ay hindi mula sa kanilang mga sarili, ngunit ito ay buhay ni Kristo na hayag sa kanilang mortal na laman. Ang kailangan po natin sa ngayon ay mahayag si Kristo sa ating mortal na laman. Maipakita natin ang kumpletong pagsunod sa 10 utusan ng Diyos. At kailangan ay magpakita tayo ng maibahig natin ang kanyang mensahe ng liwanag sa napakaraming mga tao. At lalo na sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan ito. At maipakita natin yung buhay ni Kristo sa pang-araw-araw at pagiging kamanggagawa o pagiging matulungin sa kapwa ay napakalaga po at bahagi po ito ng pagliwanag ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po inaanyahan ko po kayo na basahin ang aklat ni E.J. Wagoner na may pamagat na Christ Our Life. Napakahalaga pong aklat na ito. Nilinaw dito kung paano tayo magiging ilaw o liwanag ng sanlibutan. Ang sabi po sa atin sa Christ Our Life, page 29 by E.J. Wagoner, ang sabi po, one of the characteristics of light is that it may multiply itself indefinitely without diminishing itself in the least. A lighted candle may give light to a million candles, and yet its own light be just as bright. Oh, the sun supplies light and heat to this earth, and there is enough for all. Each individual gets as much benefit from the sun now as it was possible for anyone to get when the population of the earth was only half as great as it is now. The sun gives its whole strength to each person, and yet it has as much heat and light as though it supplied no one. Jesus Christ is the sun of righteousness and the light of the world. This light which He gives is His life. Yung palang liwanag na daladala ng ating Panginoong Jesucristo na dapat liwanag sa mga tao, ito pala yung kanya mismong buhay na dapat mapasa atin upang tayo po ay magliwanag. Ang sabi sa atin sa parehong aklat po, Christ Our Life, page 29 by E.J. Wagoner, Jesus Christ is the Son of Righteousness and the Light of the World.
The light which He gives is His life, and in Him was life, and the life was the light of men. John 1:4, He says, He that follows Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12, Sa Tagalog po, si Jesucristo ay ang araw ng katuwiran, ang liwanag ng sanlibutan. Ang liwanag na kanyang ipinagkakaloob ay ang kanyang buhay. Ang sabi sa 1:4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ang isang ilaw ng mga tao. Sinabi niya sa 1:8:12, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod-sunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ang sabi sa atin sa pagpapatuloy po, ito po ay sa Christ and Christ Our Life, page 29-30 by E.J. Wagoner. His life gives, His life He gives for the world. All who believe on Him receive His life and are saved by it. Just as the light of the candle is not diminished, although many others are lighted by it, so Christ's life is not diminished, though He gives it to many. Each individual may have it all in its fullness. The light shone in the darkness, and the darkness could not overcome it. His light could not be quenched. Satan could not take His light because he could not tempt Him to sin. So He could lay down His life. He still had as much left. His life triumphed over death. It is infinite life. So He is able to save them to the uttermost to come unto God by Him. Christ will dwell in His completeness in everyone who will let Him. This is the mystery of the gospel. Ang sabi po sa Tagalog, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay sa sanlibutan. Lahat ng sumasampalataya sa kanya ay tinatanggap ang kanyang buhay at iniligtas nito. Tulad sa liwanag ng kandila o ng kandilero na hindi nauupos, bagamat maraming iba ang inilawan nito, gayon din ang buhay ni Kristo ay hindi nauupos, bagamat ipinagkakaloob nito niya ito sa marami. Bawat isa ay mayroon ito sa kanyang kapuspusan. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi magapi ito ng kadiliman. Hindi rin kayang mapatay ang kanyang liwanag. Hindi kayang kunin ni Satanas ang kanyang liwanag sapagkat hindi niya kayang matuksos yan na magkasala. Sa gayon, maaari niyang maibigay ang kanyang buhay. Mayroon pa rin na higit na matitira, na nagumpay ang kanyang buhay sa kamatayan. Ito ay walang hanggang buhay. Kaya nga, kaya niya na iligtas sila sa nansuktulan doon sa mga pumaparoon sa Diyos sa pamamagitan niya. Mananahan si Kristo sa kanyang kagustuhan sa bawat isa na pinapahintulutan siya. Ito ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yung pala ay yung tinatawag nating hiwaga o the mystery of the gospel na dapat iparating, dapat ipaunawa sa atin ng ating, sa ating lahat, na ang Panginoong Jesus ang siyang liwanag sa kadiliman at kailanman hindi magagapi ito ng kadiliman. At ang kanyang buhay, nice niya na mapasa atin yung buhay na baging masunurin sa utos ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon na mapasa atin. At kapag siya po ay pahintulutan natin na pumasok sa atin, ang buhay niya ay magiging buhay natin. Magkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. At doon po magliliwanag tayo tulad sa liwanag ng araw na lumiliwanag sa gitna ng kadiliman. Sana po sa ating mga nabasa ngayon, nakita po natin. Sana nakatulong ito sa atin na kailangan natin magliwanag. Dapat maipakita natin sa maraming mga tao at sa mga nakapaligid sa atin at sa kakaya natin maabot ng mensahe, maipakita natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo at yung pagiging masunurin sa lahat ng utos, ang mga reformasyon
na kailangan mabago sa ating buhay ay kailangan makita. Kailangan makita si Kristo sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, sa ating ginagawa, sa ating pananamit, sa ating kinakain, sa ating kinikilos, at anumang bagay na ating ginagawa. Kapag nananalangin tayo, dapat makita ang ating Panginoong Jesucristo. At anuman ang ating ginagawa, dapat po ay sa kaluwalhati ng Panginoon at kung ano ang nais ng Panginoon na makita sa kanyang bayan. Salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.